Yes, welcome back to my channel. This is Donski 79 Vlog, and for today's video, guys, I'm gonna make a reaction about the bodyguard, the driver, and the master. So yun ang bigyan natin ng discussion or reaction, guys, kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo, kasi napanood ko yung part 1, part 2, part 3, and part 4. So ngayon, bigyan natin ng reaction, or not a conclusion, but only a reaction, yung opinion, diba? Opinion ko lang to, so it's... Guys, ang bigyan ko ng reaction ay yung part 4 na nandoon na yung master, yung driver at saka yung bodyguard. So yun yung master nila, yun si Kit, ang dami niyang dalang ebidensya, ay halos lahat mga naka-detailed yung evidence niya. Ang dami talaga niyang dalang ebidensya, may mga nakasulat na mga, basta lahat nakasulat siya, mayroong mga voice record. But sabi ng ano, yung kinonfront na niya yung driver niya, si Mang Jun, sabi ni Mang Jun, wala daw siyang kinalaman doon sa lahat ng mga voice record na yun, so yung mga messenger na messages, wala daw siyang kinalaman doon. Kasi mayroon daw siyang ano daw yun, yung dummy account daw, or hindi daw niya alam, baka daw ano lang, poser, something like that. So siguro nga naman, I cannot tell the real story about, but opinion ko lamang, ang daming ebidensya ni ano yung master nila, ni Kit. So talagang pinaghandaan niya lahat ng mga ano, parang hindi siya prank parang ano gawa talaga, parang gawa talaga niya yun, na ano, sinadya talaga. Siguro ang daming mga netizens na nagsabi na planted yung mga evidence, lahat, kasi lahat may mga camera, may mga voice recorder nakasulat. So yung pinapanood ko yung until last ng video nung part 4 ng part 4 na conversation na with Idol Rafi Tulfo, ang sabi niya doon, nung hinga na siya ng yung tao na nag-send sa kanya ng mga messages, na yung mga bad messages sa messenger about na damay na yung bata, ganyan. So kasi yung bata talaga ang ano doon, inadamay yung anak daw ng master nila na si Kit. But nung gusto na siyang hinga ng kung sino yung tao na yun, ibigay yung pangalan, wala siyang maibigay na pangalan eh. So parang doon, sabi niya, sinend lang daw sa kanya eh. Wala siyang copy, wala siyang private daw yung tao na yun na nag-send sa kanya, at saka confidential daw yung tao, hindi daw binigay yung pangalan. So parang doon pa lang, parang nag-ano ka na eh, may duda ka na eh, mayroon ka ng... ano ba, conclusion na baka ano to talaga, ginawa lang niya, or, di ba, kasi nung gusto na siyang hinga ng, ano eh, proof na, okay, kunin ko yung pangalan ng tao na yun, kung sino yun, sino nag-send sa'yo, wala siyang maibigay eh. Doon yung time na yun, sinabi na niya na, confidential daw yung tao na yun, ang pangalan ng tao na yun, confidential, at for security daw ng tao na yun. Ewan ko, but gusto niyang file ng case si Mang Jun. But sabi naman ni Mang Jun, tuloy ang laban ni Mang Jun. Kahit wala siyang pera, but tuloy ang laban ni Mang Jun. And bigyan siya ng lawyer ni si Rafi, yung sa PAO na Public Attorney's Office, na walang bayad. Kasi wala namang capability si Mang Jun na magbayad doon ng private lawyer. So bigyan siya ng PAO lawyer. And wala eh, walang... lumalaban si Mang Jun eh, and nakakatawa doon yung ano, yung security guard, tuloy na bus, tuloy, wala siyang fans, but tuloy na bus, tuloy siya, ang dami nagsabi na guard, chismoso 2020, di ba? So nakakaloka talaga, and yun, tuloy ang laban, and until, kasi gusto sana ni Idol na magana sila, mag-compromise na lang, magiging okay, magkaayos sila, but ayaw eh, tuloy ang laban, gusto mag-file ng kaso ni Kit, and lumalaban din si Mang Jun. So tuloy ang laban, tuloy ang ebidensya ni Kit. So yun, kasi dininay ni Mang Jun lahat ng ano eh, lahat ng mga pinagsabi ni Kit, na mayroon siyang evidence yung sa messenger, mga send na messages sa messenger. But sabi ni Mang Jun, hindi talaga daw siya yun ang gumagawa ng mga messages na yun, kasi may marami daw poster. So iwan ko sa kanila, both silang dalawa ay puro mga vlogger eh. So yun lang ang ano ko. So iwan ko kung magkaya sila or something, kung anong, basta binigyan na sila ng payo ni Idol Rafi na ayusin na lang, or lalaban pa ba, or
ganon, ganon, ganon. Iwan ko at the end of the day, basta yung magkakaibigan na nagiging worst enemy. Diba? So, yun lang masabi ko, guys. And, wala eh. Tumalaban si Mang John. Laban lang tayo, Mang John, kahit walang pera, diba? Okay, go, go, go. Kasi, marami yung ano eh, marami yung, mas marami pa yung tatahakin eh, kasi, basta maraming nadamay ng mga tao eh, diba? So, yun lang masabi ko, guys. Yun lang opinion ko, okay?